Mga Sangkay Global News po tayo. Patuloy po na umiinit ngayon ang ating mundo. At alam ko mga Sangkay, sasabihin nyo na inuulan naman po tayo dito sa Pilipinas. Pero alam nyo ba mga Sangkay, sa ibang mga bansa, kagaya po ng Europe, ngayon, lalo po silang nahihirapan dahil nga po sa tumitinding heat wave at pag-init po ito ng panahon mga Sangkay na talaga nga namang naglalagablab na. So ngayon, mayroon pong balita. Pati ang mga kababayan nating mga Pilipino doon, mga Sangkay, nahihirapan na umano. Tingnan po natin ang balitang ito. So ito na nga po mga Sangkay, gusto ko itong pag-usapan para malaman po ng lahat ang situation din po talaga ng mga kababayan po natin sa ibang bansa. Okay? But before that, mga Sangkay, pakicheck po muna kung kayo na po ay nakapag-subscribe dito sa ating channel. At kung hindi pa, mga Sangkay, pindutin nyo po yung subscribe button. Nasa ibaba lamang po yan, mga Sangkay. Tapos i-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. Dahil dito po, 1.09 million subscribers na po tayo dito sa YouTube. Padami po tayo ng padami. At dito, mahalagang impormasyon yung ating inilalabas, mga Sangkay, kagaya po sa mga nangyayari sa ating mundo. Okay, na dapat po malaman ng lahat. Ulitin ko, hanapin nyo lamang po yung subscribe button sa ibaba. Tapos i-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. At sa mga nasa Facebook naman, huwag nyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. So eto na guys, tingnan po natin ang balita ito. Ayan, mga OFW umano sa Greece, todo diskarte para di mainitan sa gitna po ng heatwave. Lumalala po talaga ito mga Sangkay. Halos record-breaking ang heat wave o matinding init na kalbaryo ngayon sa Amerika, Europe. Grabe. Amerika, ano pa? Europa. At Europa, saan pa? Ilang bahagi ng Asia. Kahit sa Asia po, dito po sa ating kontinente, nakakaranas po na ito. Alam nyo mga Sangkay, ewan ko lang ha. Tayo magpasalamat po tayo dito sa ating bansa dahil hindi tayo na... Kahit papano mga Sangkay, 'di ba? Inuulan po tayo. Pero sa ibang mga bansa, kagaya po nitong mga isa ito sa mga superpower ng mga bansa, nahihirapan po sila ngayon. Babala ng mga eksperto, delikado 'yan sa kalusugan. Kaya naman ang mga kababayan natin sa abroad, kanya-kanyang diskarte para makaiwas sa init. Nako, alam naman po natin ang Pinoy, madiskarte po talaga 'yan. Nasa frontline ng balitang 'yan si Camille Samonte. Ganito po yung attire natin paglalabas. Sombrero at long sleeves. Ito ang laging bihis ng OFW na si Amor Losala sa Athens, Greece. Umaabot sa 46 degrees Celsius ang temperatura. Grabe, no? Alam nyo naman mga Sangkay, mga yan, sanay po yan sila sa kanilang doon po. Halimbawa, itong Greece. Hindi po yan sanay sa sobrang init ang panahon, pero umaabot na po sa 46 ang temperatura. Sa tindi ng init, hirap na raw siyang makahinga. Uminom po kami ng tubig palagi para hindi kami ma-dehydrate. Grabe, no? And ang pag-inom naman namin ng tubig, hindi yun sobrang malamig kasi yun naman din aming kalusugan ang magkakaroon ng epekto. Correct. Tapos, pagka po kami lumalabas, talaga pong kailangan mayroon kaming sumblero dahil talagang mainit po talaga. At saka nagdadala kami lagi ng tubig at saka yung basang face towel para man lang maipsan po ba yung init. Grabe, no? Ang nararanasan doon, heat wave na. Idinedeklara ang heat wave kapag tatlong sunod na araw ng mataas ang temperatura sa isang lugar. Okay, yan po ha. Pinapaliwanag. Heat wave po yan mga Sangkay. Hindi po basta init lamang po yan. Nag-iiba ang basihan ng heat wave depende sa lugar. Panay pagbabasa rin daw sila Amor sa paligid ng kanilang tahanan. Grabe. Sa takot yan na magkaroon ng wildfire na siyang tumutupok ngayon sa malaking bahagi ng Greece. Kahit nga raw malayo na sila sa sunog, sunod-sunod pa rin ang tunog ng fire alarms dahil sa uso. Grabe. Nakikita niyo po yung mga parang kumikislap. Yan po yung mga dyan nag-i-start yung fire, yung init. Kaya po, ayun, sa banda doon. Grabe, no? Kaya po nakaready po kami dito sa aming pampatay ng apoy. Samantala dito po sa Pilipinas, pa-chill-chill lang po tayo, di ba? Pa-MLML lang, pa-COD-COD lang, online games. Pero sa ibang bansa, mga Sangkay, ito po yung nangyayari. At alam ko,
alam nyo, hindi po yan. Iba kasi sinasabi pananakot pag nagbabalita po ng ganito eh. Guys, pwede kayong lumipat sa ibang channel, maghanap po kayo ng mga video na sasabihin nyo na hindi totoo ito. Yan po, kababayan na po natin yung nagbabalita from the other country. At nakita naman po natin mga sangkay na totoo. Imagine nyo, binabasa na po niya yung buong paligid ng kanyang, ano tawag to, tahanan po, yung pinaka, kumbaga sa waray, libong. Yung space, yung area, para ano? Para hindi magkaroon ng wildfires. Kasi yan po yung nauuso ngayon doon. Sa sobrang init ng panahon, nasusunog po yung kanilang mga kagubatan. Kung sakali man kasi po, ma'am, mahangin. Magdamagan ang pagresponde ng mga bumbero, lalo't higit 8 kilometro na ang lawak ng sunog. Grabe, no? Yan po! Kakilabot itong nakikita po natin. Tingnan nyo mabuti, mga sangkay, oh. Ito po yung may mga kabahayan, and I'm sure may mga kabahayan din po dito, paisa-isa, mga sangkay. At ito ang sunog po, oh. Hindi na po ito normal na gaganap sa ating mundo. Global warming and climate change is real. Ayan po, may tatanggi pa ba natin yan? Ano pa bang klaseng ano, ang balita ang gusto nyo marinig na hindi ito totoo? Kasi may mga iba nagdududa eh. Ayan po ha, galing po ito sa News 5, sa TV5. Tapos ang OFW ang nagpakita po ng mga video na talagang nahihirapan nga po sila, mga sangkay. Damay din ang maraming bahay kaya lumikas ang mga residente. Grabe. Maging ang mga hayop, inilayo na rin. Halos ganyan din ang sitwasyon sa wildfire sa Switzerland. Oh, Switzerland naman po ito. Karamihan po doon talaga sa western po ang naku po. Sa pilitan na rin inilikas ang mga residente. Sa Spain naman. Ito, Spain. Hirap na raw matulog ang mga residente sa sobrang init. Pumapalo na rin kasi sa 44 degrees Celsius ang temperatura. Imagine niyo yan. Hirap na po silang matulog. Dito, mga sangkay, meron pa naman pong init. Diba? Ramdam din po natin eh. Actually, ramdam natin. Pag lumabas po tayo, kahit po yung, kahit umuulan, mga sangkay, may init pa rin po na mararamdaman po tayo. No, pero sa kanilang bansa, iba. Iba ang nangyayari doon. Maraming turista rin ang hindi na sumasama sa tour. Ito ang ikatlong heatwave sa Spain ngayong taon. Hmm? Record-breaking naman ang heatwave sa Phoenix, Arizona sa Amerika. Ito, sa Amerika naman, mga sangkay. 19 days na silang nakapagdala ng 43 degrees Celsius. Nalagpasan na niya ng record na 18 days noong 1974. 15 U.S. states din ang nagtaas na ng heat alerts o warning dahil sa tindi ng init. Grabe. Alam nyo, nakakatakot to, mga sangkay, kasi ang una, syempre, na maaapektuhan na ito, malamang tao. Pero, yung pinakauna talaga, yung nature, yung kalikasan po. At kapag nasira po yan, ang malaking epekto niyan, papunta na po sa ating tao. Ayon sa World Meteorological Organization, kailangan nang maghanda ng buong mundo sa epekto ng heat waves. Hmm? Mas titindi pa kasi ito sa mga susunod na araw, bunsod ng El Nino. Ayan pa. Ay nako, hindi pa po yan yung El Nino ha, kasi ang sinasabing El Nino, nasa karagatan pa po, nasa Pacific pa. So paano na lang pag nasa kalupaan na itong sinasabing El Nino? E di extreme heat waves na ito. At maaaring maging sanhi ng iba't ibang sakit o pagkamatay. In many locations where the maximum is reaching into the high 40s or higher, the temperature may still be near 40 at midnight. So repeated high nighttime temperatures are particularly dangerous for human health because the body is unable to recover from sustained heat. Heat waves are really an invisible killer. Ito, mga ano na to ha, mga eksperto na ito. Bukod naman sa Europa, matindi rin ang heat wave sa Palestine na 40 degrees Celsius ang init. Tignan niyo yung mga tao, guys, oh. Wala na, nagbababad na po sila sa tubig sa sobrang init ng panahon. Sa Syria naman, may ilang residente na nagbababad sa tubig na may yelo. Nagbabalita mula sa frontline. Camille Samonte, News 5. Ewan ko lang, guys. Ito na. Nangyayari na po ito.
Wala pa po sa 2030 pero ito po ang nararanasan natin. Sa kabila ng dinaranas na heat wave sa iba't ibang panig ng mundo, naniniwala ang PAGASA na maliit ang tsansang maranasan niyan sa Pilipinas. Yun ang good news. Very good. Maliit ang tsansa na maranasan ito ng ating bansa. Pero, wag po tayo papakasiguro. Okay? Ipag-pray pa rin po natin, ipagdasal po natin ang ating bansa. Okay? Wag po tayo pakakasiguro kasi alam nyo naman mga sangkay, yung mga eksperto, nagkakamali na po ngayon dahil po sa climate change. What we need to do is to pray for our country. Na sana, hindi po tayo magaya. No, hindi po tayo kasi mahirap po yung bansa natin. Aminin na po natin, hindi po progressive country tayo kagaya po ng mga western countries na nakita po natin. E dito, hindi po tayo kagaya po nila. Paano na lang kung tayo rin po ang makaranas niyan? E di, naku po. Paliwanag ni PAGASA Climate Monitoring Chief Annalisa Solis, mas ramdam ang epekto ng El Nino phenomenon sa mga bansa nakakaranas ng extreme weather conditions. Habang sa tropical countries, gaya ng Pilipinas, pangkaraniwan na ang maalinsangang panahon. Actually, mga sangkay, di ba? Yung init po sa bansa natin, parang natural po na nararanasan natin yan sa marami ng panahon na dumadaan. Pero paalala ni Solis, hindi ibig sabihin ito ay hindi dapat pagandaan ang Pilipinas ang pangmatagalang epekto ng El Nino. During warm and dry season in the coming year, next year, possible yung mga sunod-sunod na maiinit na temperatura. And in fact, it could be one of the warmest year on record natin at this five-year itong decade na ito. So ang sinasabi pala nila mga sangkay, kumbaga dito sa atin, sanay po tayo sa init ng panahon. So kung mangyayari man ito sa ating bansa, kumbaga kakayanin po nating mga Pilipino. Pero hindi po ibig sabihin na hindi na po tayo maghahanda. Okay? So yung temperature naman po, yung ating titingnan at imo-monitor doon, hindi lang po yung kabawasan ng tubig na posibleng mauwi sa dry spell or drought. Ayan, mga sangkay, ano po ang inyong komento dito? Ito, nakakatakot po tingnan to eh. Ayan o. Biruin nyo, buong paligid eh. Nasusunog na po sa sobrang init ng panahon. Ano po ang inyong komento mga sangkay tungkol po sa nangyayari ngayon sa ating planeta na marami po sa mga bansa eh nakakaranas nitong patuloy na pag-init ng panahon. Ano ba ang nangyayari? Nasusunog na ba ito ating mundo dahil nga po sa global warming? Well, just comment down below ang inyong mga opinion. And now I invite you to please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo lamang po ito sa YouTube. Ah, ito pala, ito yon. Hanapin nyo lamang po ito sa YouTube at kapag nakita nyo na, click the subscribe, click the bell, and click all. So ako na po ay magpapaalam. Hanggang sa muli, this is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo po tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.